Thank you, thank you. Sir. Saan kayo, sir? Sa Arayat, sir. Ah, Arayat. Ay, hello, sir. Ito yung mga manok yung mga fancy. Fancy. Si Bright po, sir. Bright. Sir, pakita mo yung asin mandala. Oh, oh, ganda. Wow. Wow. Ang GSD. Adwa lang, pres. Oh, maganda. Mahal. Sobrang mahal. Sakto lang. Mas mahal mo si ma'am. Lumalaki pa sila. Ganyan, ganyan na. Maraming entry. May mga iba na rin. Iba-ibang lugar. Kasanting na nini, oh. Ako pa pa. Si Bob, si Bob. Kunin mo nga isa. Nakahawakan yan. Opo. Wow. Ganda niya, no? Yeah. Saan nga saan nag-originate to? Dalawa po yung originate niya pero sa Europe. Yeah. Ganda. Oy, mami, mahal yan, ha? Mahal to. Mas mahal mo naman si ma'am. Mahal, wag. Oh. Para hindi ka na mag-uulam ng adobo ng 10 taon yan. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Ganda rin, no? Gaganda, no? Ang dami palang lahi ng manok. Kaya kami po. Ganda yun ito talaga. Igas na yung makakain. Asan ito po? Norigo po kasi ito. Hindi ako. Hindi ako. Pasalat, pahimas. Pero ito niya, patatin niyo tayo. Apa ito? Ali, lahi patin niyo. Mga nakalap. Oo, ano eh. Brown lemon ini. Red pala. Ang galing. Marami kang show na sinasalihan. Sa April po meron sa Tarlac. Ilan ang entries ngayon? Madami. Yun yung pinaka-premyo, yung meat. Talagang meet and greet kami mga breeders. Mauna muna kami sa. Thank you, sir. Hello, hello. Ah, ilgo sa restaurant lupo si sir. Sige pa. Andyan si sir? Ah, okay. Matawag mo lang, sir. Mahina kasi yung signal. Ah, yung signal. Ah. Sir. Morning, sir. Yes, sir. Is the organizer. Ay, hello, sir. Governor ng agriculture. Oh, yes. Yes, yes. And then this is Lino. Hello, sir. Si May na sa Kunin, sa Japan. Japan. Ski resort namin. Hello, sir. That's a Raf. Yeah, Raf is the organizer of this. Ito ating party. Kami. Kaya hindi ka nagkamali na pumunta ka dito. Sabi nga nito, no, let's pass muna. Sige po, sir. Sige, sir. Sige. Haparot kayo pumunta ka sa Masinlok, ha? Masinlok? Ay, opa, opa, opa. Okay. Opening ng RAF. Now, okay. RAF is a commercial break. Kasi RAF will be very busy later. Siya yes, event organizer. Mm-hmm. Okay. And one of the greatest news I've been hearing is there's a lot of group now aggressively going into fancy chicken. Okay. In fact, maybe I don't know much about it pa. So ngayon, we're hosting it this time. But fancy chicken is para bang lahat ng klaseng manok nanggagaling sa buong mundo. Mm-hmm. May Rhode Island, may Magayan. So maybe Raf can
give you a brief. He's vlogging. Ilan ang followers mo sa vlog? Kalating million or? Sa YouTube, 1 million plus. Wow. 1 million plus. Wow. Sa Facebook, ganun din. 1 million plus. See? Look at that. So that's why he's an asset to agriculture. And then, this is what we need to push agriculture, etc. So maybe you can, summary lang. One of the plans po kasi is I need to elevate the show. So, masaya sila ngayon kasi it's really a big show for the chickens. Kasi usually sa malls lang nila ginagawa yan. Maliit lang yung area. So, ngayon, hopefully ma-break to yung record. I have 310 cages dyan na show cages. Plus, ni Serama pa. So, hopefully, mapuno natin later. And gusto ko ipakilala ngayon sa atin na hindi lang pangkata yung manok. Marami tayong chickens. I think we have 50 kinds of chickens. So hopefully makita natin sila lahat later. Kasi meron dyan mga one of a kind. So may mga nagme-message sa akin. Mag-hit ka dito ha, the body also. Kasi hindi pangkaraniwan, you haven't vlogged about the fancy chicken. No? So now is good timing. Nag-text kami a few weeks ago, ano bang merong pwedeng activity na pwede natin i-push? Yeah. Of course, doon sa ngayon, ongoing lahat sa Paradiso, punong-punong tao kasi ang ganda ng setup nila. But naka-divide into three activities yun. Flowers muna, tapos dun sa January, February. February, March, vegetables, and then March, April, animals na may mga patati kami, mga different goats, mga blah blah, etc. That's in Paradiso. Okay. Dito naman sa Subic, na galing ka, pinipivot rin namin, cat habitat. Lahat ng klaseng pusa, lahat ng klaseng house cats, etc. Meron kaming play pen for the cats. Meron kaming dormitory for the people, but ang motive is cats. Tapos din meron kaming cloud nine. Yun yung mga white tiger namin, white lions na the best. Lalakad ka ngayon, parang kang nasa oceanarium na tinitingnan mo, etc. etc. Yun yung extension na gagawin namin, which will be a couple of months from now. Meantime, ito naman, ginawa namin ng bird park. So mamaya makikita mo lahat ng klase ng bird park, ng birds, etc. etc. And then across dyan is our 4x4. Wow! Wow! Ganda pala ng setup nyo. Doon, yung mga Brahmas natin. Yes, so yes. We're just waiting for the other breeds. Yeah. Let me know when do you want to cut. Basan. Yeah. Duro in 5 no rush, minutes. No rush, yeah. Pwede ba tayong umikot? Ano yung mga higit tayo? Halika, ikot tayo para. Sana doon, one of the big breeders ng Batangas. Yeah. Pakita ko lang yung mga chicken. Very good. Ganda. O may mga prices pa, oh. Mamaya, iikot kayo. Pag ganun, tapos dito kayo babagsak. Naka-lodge kayo. Ito, gusto nila every 3 months. 2 to 3 months. In iba-ibang parts natin. Tapos doon, we will now pagpakita, pwede ba namin makita yung breeding nyo? Ayan, dito. Meron kami. So dito, meron kami bird show. Or actually, this is more of a show. Maupuan dito sa mga estudyante bata. Tapos doon sa labas, meron tayong show pagdating ng hapon. Fantastic Wings. Hindi, pagdating ng gabi, drone show. Ganda nyan. Diyan, the drone. Tapos yung greyhound racing. Tapos doon, 4x4. 4x4 namin, it's a 2-hour adventure. Punta ka sa Sacovia River, all the way hanggang Pinatubo. Ang ganda niyan. Yun ang next. Bubuksan namin yan, mga couple of months. Nandidinig ko lang yan, Rhode Island, during that time sa Amerika, parang ganyan, malalaking puti. Yes. Di ba? Good layers sila. Tapos doon, good layers sila. Every morning, yung mag-asawa, meron silang dalawa or isang manok. Pagising nila in the morning, kukunin yung egg. Breakfast. Bagong hatch, sarap. Actually, yes. Ganyan po yung ginagawa ko everyday. Walang ako dun sa mga manok. Kailan kung fancy chicken na mga mahalin, nanghihinayang ka. Ano po eh, wala po akong choice eh. Sobra. Sobra. Yeah. So po yung farm mo, sir? Pateros lang po yung sa akin. So, initially, I'm reptile hobbyist.
Doon po ako nakilala sa Akas. Yes, yes, yes. So eventually, medyo nanawa. Pero tuloy pa rin kasi I have permit. Sure, maganda pa rin yung COVID niya. So nire-rend yun siya every 5 years. Everybody is pivoting. May mga kanya-kanyang patakbo. That's under Lino. Yes, yes, yes. Sayang. Si May ngayon, busy sa... Ngayon siya nasa ski resort sa Japan. Yeah, yeah. And then pagka sa Subica, ganito. Subica. Yan, okay, kuha. Ito yung Tiger po. And dito naman sa ating, how do you call it, sa ating fancy chicken. Siguro, ganyan ba? Ganyan nga, ganyan ka. Okay, hindi ba yung manok, yung wings na yan? Ito yung ating congratulations, ha? Congrats, yeah. Okay, 1, 2, 3, go! Okay. Yeah, yeah. Yes, yes. Very good, yes. Nino lang po kung gusto niyo pumasok. I'll tour you around. Sir. Halika, isang kompleto na mo ba? Hindi pa. Hindi pa. Ko lang papasukin ko muna yung iba. Ay, ba? Sige, okay. Ganito. Ikot ka na muna para ikot na muna siya. Ikot lang kami. Yes. Tapos after the sumama ka na sa kanya, balik kami dito. Hopefully, tapos balik tayo dito para kompleto. Sama ka na sa kanya. Summer husband. Interview ko sa wife and mga family niya. To explain yung detalye. Okay po. Okay. Anong pangalan mo, sir? Resty po, Resty. Resty. Sir. Yes, sir. After this, sir, pwede po tayo mag-ano. Tama-tama, patapos na tayo. Pwede kayo mag-camera ride or ano po, something. Oo. Oh. So, dito po tayo, sir, ma'am. Sa Parrot Lane po. So, dito po sa Parrot Lane, pwede po tayo mag-take ng picture po dito sa ano. May iba-iba bang mga parrot po? Okay. Yan. So yung mga parrot na yan, nakaka-imidate lang sila ng sound. So, katulad ng ano po, yung sounds ng clock at saka yung whistle. So, pwede po kayo magpa-picture dyan. Oh. Ayan o, baka gusto niyo, ma'am. Sige, sino gusto magpa-picture? Ah, sige. Okay. Ito naman po yung tinatawag na blue back kasi yung blue niya nasa likod po. Meron naman po kasi yung isa, blue nape naman. Yung blue niya yung nasa batok naman, kaya blue nape. Yung po yung original talaga sa atin, yung tinatawag na Pekoy. Yung nasa 500 pesos, sir. Yun yung si Pekoy. Friendly naman. Apo. So dito naman po, reposit tayo dito sa Ostrich. O yeah, dito muna po tayo, sir. So dito po, mga ibang klaseng manok naman na hindi nyo nakita po doon. Ayan. Oh. So dito kahit maraming manok po doon, ibang klase naman po ito. Ito ginagamit sa pang-alay or para sa maharlika lang po. Hindi ano yan. Yung high Shimane chicken po. Yan, mga, yung mga puro po niyan, lahat po. Pati buto, blood, maitim. Yan po yung high Shimane chicken. So kabilang siya sa pinaka-expensive na manok. Mm. Then ito naman po yung mga Phoenix chicken. Ito, ang show po nito, kung sino mas mahaba yung buntot, yun po yung mabilis manalo sa kanila. Yes, sir. Yan po yung ginagamit na pang show. Parang tika kang buntot. Sir, ito. Yung mga ganyan din po sila. Wow. Tapos ito naman po yung serpent eagle. Sir, dito muna. Ayan po, yun po yung ano, yung... The more na umahaba po yung buntot niyan, the more na mas mabilis silang manalo. Oh. Oo. Iba-iba po kasi yung kategori ng mga manok. Katulad po ng ano naman, kung sino yung mas matikas sa yung cute na manok, yung Serama. Ito naman yung Anagadori chicken or Phoenix. Kaya sa tinawag na Phoenix, dahil nga po dun sa buntot niya. Di ba yung sa mga cartoons, yung Phoenix na ibon, di ba ganun mahaba yung buntot. Parang ganun, kaya Phoenix chicken ang tawag sa kanya. Oh, okay. Yan. And then ito? So ito naman po yung serpent eagle, kaya sa tinawag na serpent dahil yung ano po niya, yung feathers niya parang serpent, pero ang ano talaga niya, favorite na kinakain niya yung maliliit na snake. Oh. Tapos ito yung Brahminikite or Lawin. Ah, Lawin. Opo. So yun yung local natin? Yes, sir. Kaya sa tinawag na kasi na Brahminikite, pag lumilipad po siya nag-glide lang sa taas, kaya parang sang saranggola, kaya Brahminikite ang tawag sa kanya. So bilang po siya sa family ng mga raptors, to dalawa na to or mga mandaragit po sila.
Yan po yung nakakatingin sa'yo. So, parehas sa'yo. Local natin to? Yes, okay. Sir. Parehong local po yan sa Pilipinas. Oh. Yan, yun po yung tumutulong sa ecosystem po natin o yung tinatawag na food chain. So, yan po yung kumakain ng mga ano po, mga peste katulad ng mga daga, ganun, mga snake. Yan po yung nag-aano po sa kanila. Yun po yung mga nag-hunter po. Nag-hunting. So, dito po tayo niyan sa ostrich. So, dito naman po yung ostrich, the biggest bird and the fastest bird on land po. So, yung ostrich natin po, binagsagan po silang the last living dinosaur dahil sa paa po nila. Ayan, dadalawa lang. Sa lahat ng ibon, sila lang po yung dalawa yung poko. So, defense mechanism po niyan, ma'am, nakakasipa po sila ng 7 times compared sa kabayo. Oh, ganun kalakas sumipa. So, kaya po nilang pumatay ng isang tiger, ng isang leon, isang sipa lang. Kaya lang, pag natitret po yan, ma'am, yung ulo po niyan, nilalagay niya sa ilalim. Ayan, useless lang doon yung lakas ng sipa nila. Kasi kung paano po sila kalaki, yun po yung liit ng utak po nila. Sinlaki lang ng nuts. Kaya yung mga iba, tinatawag na bird brain sa kanila nag-start yan. Yan. Then kung sino po yung malalaman po, matitingnan niyo kung sino yung babae o lalaki sa kanila kasi dimorphic birds po sila. Kung sino po yung mas magandang feathers sa kanila, yun po yung lalaki. Parang peacock din. Opo. Ayun, yung may halong black and white, yun po yung ano. Tapos pag nag-gray pong ganyan, na simple lang po sila, yun po yung babae. Opo. Tapos pag ano naman po, breeding season po nila, yung tukanan po ng lalaki, nagpipink po lahat. Ayun, malapit na po sila magpink, oh. Hanggang sa ilalim po ng paa po nila, nagpipinkish. Yun po yung senyalis na ready to inhit na po sila or pwede na po sila magbreed. Ayan. Nakakain din yan? Yes, sir. Good question. Yung meat, yung ano po niyan, kabilang kasi po sila sa pinakamahal na karne. Pero mas mahal po yung ano po nila, yung pats po nila, yung taba. Yung po yung hinahalo yan sa perfume. Yung mas mahal po yung ano nila. Tapos wala rin pong cholesterol yung balat. Hindi kagaya ng manok. Sala, wala po. So welcome to the Philippines Pride, mga endemic animals po, endemic plant. So endemic natin talaga to. So yan po yan. Uy, sa Davao po yan. Ito, yung ating hornbill. Hornbill. Yan, mga diet po nila, malalambot na prutas at saka mga insects po yung kinakain nila. Oo. Sa Pilipinas lang makikita. Yes, yan. Sa Philippine, ano po yan. Hornbill sa Davao po yan. Or Mindanao pala, sorry. Sa Mindanao. So, next naman po yung ating bearcat. Ay, sorry, pansi bearcat po pala. Ha? Pansi bearcat po. Yung nasa 20 pesos po na pera, sa pera natin. Ito ba yung palm civet cat? Yes, sir. Or civet, musang. Musang. Actually, sir, yan po yung nagpupulso ng expensive coffee. So, kinakain niya yung coffee beans na pag pinupo niya, yun po yung nagiging expensive. Uh-oh. Yung tinatawag na alamid coffee. Alamid coffee. So, yan, hindi po pinapakain ng kape, ha. Sa wild po, siya po yung dapat pipili. Kasi sila, pag kumain po sila ng coffee beans, sir, tapos pumupo sila, nung maliit pa, hanggang malaki na yan, doon na po sila mag-ano. Din na po sila tumatay. Maliban na lang po, or given na lang, nagambala po sila, doon na napapalit ng pesto. Kung hanggat kaya nilang tumay doon, doon na sila laging bumabalik. Babalik siya dahil. Kaya kung kumain siya ng kape, nakaumpok po yung kape. Andun lahat. Po, po. Kaya madaling i-harvest. Oo, mabilis i-harvest. Yung bleeding heart. Yung ugot na ibon. Ma'am, pag ano po, basa. Ayun, no? Sa Tagalog po, madam. Sa Tagalog po niyan, ma'am. Pusong nagduro. So, kaya po siya tinawag na breeding heart pigeon po. Dahil doon sa dibdib niya, color red po. Yeah, breeding heart pigeon ang sa kanila. So, sa Luzon din po makikita yan. Pero dugo talaga yan? Oh, sorry. Ah, hindi, sir. Okay, ano color? Kumbaga yung color po niya. Yun po talaga yung natural color po nila. Kung ano. Oo. Pero pag na ano po sila nababasa, akala mo talaga dugo talaga or mas maano sila, lagi sila nag-iilamos. Lalong nagtitingkad yung red nila. Kaya breeding heart pigeon, ayan sir. Hindi mo akala mo dugo lang na ano. Bleeding heart. So dito naman po yung ating bearcat or benturong. Ay, ito po siya sir. Kasi okay. Tinawag na bearcat, pag nakatayo siya para sang bear, then yung cat yung kanyang balbas.
So mga arboreal animals po sila. Yun na, namamalagi po sila sa taas, kaya meron po silang hangin breeds na ganyan. Tapos yung ano po nila, kapag nakahiga siya ng ter, meron siya ng sikreto din, tuso to animals na to. Tignan nyo yung kanyang tail. Nakahook lagi. Pag natutulog yan, nakahook lagi. Para pag nasarapan siguro matulog, malaglag. Hindi siya malalaglag. Ayan, lagi nakahook yan kahit ano nagpapahinga. Yan po yung ginagamit niya. Like a monkey. Ganun po yung ano niya, ayan, para makapaglipat. Sa mga sa wild naman po, para makapaglipat siya sa mga sanga. Na lumilipat sa mga sanga, na safe po siya. Hindi siya malalaglag. Pa, pwede yan pa kanan. Pakainin niyo po ng banana cute. Di ba pag malaki man banana, banana cute. Ito naman po, banana cute. Ayan. Banana cute. Banana cute sir, maliit lang eh. Ayun, hindi pinahiya yung si madam. Oh. Meron pa. Dapat maglilimbitin yan. Dapat maglilimbitin yan po ano po mo. Oh, halika na, eat na. Ayun. Oh. Napagod na yun, daming guest na na-entertain po. Hindi natin makakita nakabitin siya. Pagod na po siya sir eh. Na, kumbaga, kakabitin kanina sa mga bata na pagod. Ako, tignan niyo po, is look like tired na siya talaga. Sawa. Opo. Sawa natin to. Yes sir. Sa Pilipinas. Original talaga yan sa Pilipinas. Nasaan siya? Eto po. So, eto naman po yung Philippine Long Tail Macaque Monkey. Monkey natin. O, yan. So mga monkey ma, meron silang alpha. Katulad niyan, siya yung alpha dito, kumbaga. Siya yung... So, mas mahaba yung kanilang buntot kaysa katawan. Then territorial animals din sila. So once na sumugod yung alpha po, sila lahat susugod. Ganun sila mag-protect. Opo, siya yung leader. Siya yung leader. Ayan. Oh. Ay, may show. Huh? May show kaya. Opo. Yung garden maze natin, sir, ma'am, hanapin po natin po yung daan palabas. Find the right way, find the go way out po. So, posibleng kang magkamali. Ilalabas yung dalawang spot na hap. Mahaba rin itong maze. Ah, sir. Saan na sila? Dito, dito. Eh, ako ba't ka sumama? Dito. Alam mo na intro dito. Okay. Gusto mo pa napagod. Saan na si kuya? Okay. Okay. Saan na din na po sila? Okay. Ah, nakalabas na tayo. Opo, dito na po yan, sir. Zoo. Ano naman to? Ayun po yung sinasabi na ni Sir RLY po, yung gravity car. Dry na dry, no? Yes, sir. Maganda to pag ano, yung ano, sir, yung di ba, tag-ulan po. Oo. Tapos, paalis na yung madalang-dalang lang yung ulan. Doon pa pumunta, sir, napakaganda. Lahat yan, kulay green. Sa damo. Oh, nawala na po yung anak mo. Saan? O, sundan niyo po yung anak niyo. Sa banda? Natanggalin po kanya po siya. Ah, makakahabol pa tayo ng konti, sir. Lagi ba kayo may guest? Yes, sir. Kapon, 1, 2, ano nakaraan, 1, 8, ganon. Pinakamababa, ano po, 800. Every day? Yes, sir. Everyday. Hanggang March po ata. Diretso po, diretso. This way po. So, going to the other attractions. This one outside here. Please welcome Erica the Ostrich. Hello, Erica. Erica the Ostrich. And did you know that ostriches may not fly, but no birds can match their speed on land? So once again, presenting to you, Erica the Ostrich. And with that, please join us as we end up the show.
tatabi na lang. Tabi mo yung pinikturan mo sana siya. Hindi mo siya pinikturan. Hindi mo sakit daw? Ate, kumakain siya, Mirza. Hey. Okay. 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 Kasama natin si Rafael Reyes at isa, siya ay organizer nitong event at syempre sikat siya sa ano na to, sa community na to. Okay. Okay, Rafi, bigyan mo naman kami ng background doon sa ginagawa mo. Well, we do organize a show. Isa po kami sa mga gumawa ng AnimalCon last year sa SMX. Okay. We gathered around 20,000 people for 3 days, and also last month, PetCon 2024 in World Trade Center. And now, I'm doing this, the Gilas Norte. It's a circuit show for the fancy chicken para mas mataas natin yung level nito, ng pagka-fancy chicken, na hindi lang po pangkatay yung mga manok. Yeah, para makita natin yung mga all kinds ng manok dito sa ano natin. At yung napili dito sa Sokobia? Well, unang-una po, the owner is a really good friend of mine. Okay. Po, and this is also a bird park. Okay. So, kaya ako po napili. So, dahil kinds din sila ng ibon. So, might as well, dito natin simulan. And also, ang solid po ng support ng mga Tiga Norte. Okay. So, we have all the way from Nueva Ecija down to Bulacan. So, lahat po nandito sumali. Meron pa tayong Tiga Mindanao, alam ko eh. Okay. Na pumunta. So, ito po. Kaya dito rin po namin napili sa Sokobia. Okay. Rafi, gaano kadami yung nag-participate today? As of now, siguro nasa 200 chickens na po tayo running. So, I'm expecting 300 to 500 chickens. Okay. So, today. Marami pang parating. Marami po pong parating. Na late lang sila. Yes po, medyo na late. Okay. Rafi, pwede ba nating mag-describe ng mga, well, kami po ay bago, hindi po kami expert sa field na to, no? But we try na ipakita sa inyo yung iba-ibang klase ng breeds ng chicken na for show. Yes po. Or you call it fancy chicken and fancy Serama chicken. Po. Yan po yung mga kakaiba and unique chickens. Yeah. So, start na po ba tayo? Okay, Rafi, go. So, here po, I'm not really an expert, pero this is the largest breed ng chicken. Okay. The Brahma chicken po. Ayan, wow. So, ayan yung mga malalaki. So, some say, ano po siya, mabalahibo lang, pero hindi po, meron din po siyang malaman talaga. Malaman talaga. They weigh around 5 to 6 kilos. Wow. Per chicken. So ito, this one is a Sumatra. Super ganda. Yan po. Napakagandang black chicken. Sumatra, meaning galing Indonesia? Ata po. Ayan. So, ito naman po ay, ito, kilala ko po ito. Isa po ito sa nag-champion last month sa World Trade Center. Wow. Ayan, so nilaban siya ulit. That's a Palace Bakit chicken po.
Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.